So guys, welcome, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung ano yung current energy ng person mo. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaresonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na po sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for collective. Ano yung current energy ng person mo? Give me the message for collective. Ano yung current energy ng person mo? Excuse me po. Give me the message for collective. Ano yung current energy ng person mo? Meron ditong Knight of Fire, Six of Earth, Page of Earth. Give me the message. Give me the message. Ano yung energy ng person mo? Meron akong dito nakikita. Meron kong person dito na masinop. Okay? Kumbaga, energetic. Masyado tong yung ba tipo na ma-organize siya. Gusto niya nasa ayos ang lahat. Okay? Maybe nung nagsasama pa kayo ng tao nito, gusto nito yung proper. Okay? Maganda, maayos, malinis. Ganun. Malinis siya sa bahay. Ito na yung nakikil ko. Give me the message. Kumbaga, itong tao na ito, gusto niya laging malinis. Ito na yung nakikil ko sa person mo. Pwede rin maayos to sa sarili. Yung ba ang tipo na kailangan lagi siyang komportable. Yung ba tipong sobrang malinis siya sa katawan. Ito rin nakikita ko. That's reverse. Okay. Meron ka ditong person na Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Capricorn, Taurus, Gemini, Aquarius, and Libra. Ayun. Ito rin nakikita ko dito. Pero kung hindi mo nakita yung person mo dito, no, energy sa mga zodiac sign na sinabi ko, energy yung binabasa natin. Kung pakaramdam mo, energy ito ng person mo, kasi pwedeng lumabas din itong mga zodiac sign na ito sa birth chart niya, okay? Sa kabuuan ng birth chart niya. Pero ganun pa man, ano, nakikitaan ko dito na yung person mo, no, meron ditong nagdadamot, okay? Meron dito hindi nagbibigay ng attention. Or pwede rin sabihin, dinededma ka ng tao na ito. Okay? Yung bang tipo na tao na, halimbawa, ikaw ay message na message dito, hindi ka nito pinapansin, tinitiis ka nito, kumbaga bahala ka sa buhay mo. Ganun yung energy ng person mo, no? Kumbaga, ayaw nito ng gumugulo sa kanya, ayaw nito ng makulit, or pwede rin sabihin na, kasi itong person mo, abala siya eh. Abala siya sa kanyang sarili. Abala siya sa kanyang mga ginagawa. Or mas priority sa kanya dito yung kanyang trabaho. O pwede rin sabihin na meron ditong pumupukaw ng atensyon para malibang. Malibang siya dito, okay? Kumbaga nakatuon to sa kanyang kapayapaan, okay? Kumbaga pinoprotektahan niya dito yung kanyang peace of mind. Kaya itong tao mo, no, hindi ka nito pinapansin. Ito na yung nakikita ko. Yung iba sa inyo, hindi pinapansin ang person niya. Kumbaga, deadma ka sa kanya. Kasi itong tao na ito, maybe, kung ikaw yung tipo ng tao na makulit, or pwede rin sabihin na ikaw yung gumagawa ng paraan para makuha ang atensyon nito, yung bang magpapapansin ka, or pwede rin sabihin nangungulit ka dito, minumungkahi sa'yo, no, bigyan mo muna ito ng space. Kumbaga, baguhin mo yung strategy mo kung gusto mo pa rin talaga makuha ang atensyon ng tao na ito. Yung matipo, halimbawa, isang buwan kang nangungulit dito, magpamiss ka din, okay? Kumbaga,
para nang sa ganun, no, maramdaman nito yung presensya mo, okay? Na hindi ka palaging naandun sa kanya, hindi ka palaging naandyan para sa kanya. Kumbaga, bigyan mo din ng espasyo itong tao nito. Pagtuunan mo muna yung sarili mo. Italy na kita ko. Kasi dito yung person mo, pinagtutuunan niya yung sarili niya eh. Kumbaga, nakapokus lang siya sa kanyang sarili. So ikaw, mainam dito, no? Aminom mo kayo sa'yo dito. Pagtuunan mo din yung sarili mo. Italy na kita ko. Kasi meron ditong hindi pinapansin. Dinedad maka ng tao na to. Kumbaga, itong tao na ito, meron na ditong bumitaw. Or hinayaan ka na lamang. Kumbaga, nawala na yung spark, yung init. Kumbaga, itong tao na ito, hindi na siya challenge, okay? Kumbaga, parang walang challenge sa'yo, okay? Kasi maybe lagi kang bakante para sa tao na ito. Yung matipo na once na nag-text mo, chat-chat ka agad na mabilis. So, itong tao na ito, hindi siya nakakaramdam ng challenge sa ganun, ano. So, may naman, no, tinuturuan ka dito na turuan mo yung sarili mo na mawala ng bakante sa tao mo, okay? Kasi itong tao nito, nafe-feel ko dito, nagiging madamot siya sa'yo eh. Dinededma ka nito. Ito lang yung nafe-feel ko dito sa Knight of Fire Reverse and Six of Earth Reverse. Nagigitong madamot, hindi kanya pinagtutuon ng pansin. Kung before, yung nanunuyo siya, no, nasa iyo yung attention. And then nakikitaan ko dito, maybe naibigay mo ng lahat, naibigay mo ng pagmamahal dito, yung kaya mo pang ibigay, ibigay mo na. So, ngayon itong tao nito, parang nawala ng gana, naumay, ano. Kasi nakikitaan ka ng tao nito, walang challenge, or pwede rin sabihin, andyan ka palagi sa tabi niya. Kaya itong tao nito, sinasamantala ka, okay? Meron ditong Year of the Mouse, Year of the Rat, okay? So, minumong ka dito, kung pinagdadamutan ka, hayaan mo siya, okay? Nang sa ganun, ma-realize ng tao nito yung pagkakamali niya. Para ma-realize ng tao nito na mahalaga ka. Kasi nakikitaan ko dito, meron ditong hindi pinapansin eh. Kumbaga sa point mo, no, sa position mo, no, nafe-feel ko dito na ikaw yung labis na umaasa dito. Pero itong tao nito, masyado siyang busy sa kanyang mga pinagkakaabalahan. Ayan. So tinuturuan ka dito, no, kasi lumabas ang Ace of Ear. Wala tong maibigay eh, wala tong maibigay sa iyo, okay? Or pwedeng sabihin na itong tao na ito, hindi mo to kayang mawala, okay? Kumbaga, hindi mo to kayang ikat sa buhay mo. Kung ikaw man yung tipo ng tao na nag-message ka dito, tapos hindi kanya pinansin. So, para to sa'yo, no, ito kasing tao mo, masyado siyang, ano, focus sa kanyang sarili. So, tinuturoan ka dito na maging focus ka din sa iyong sarili. Nang sa ganun, no, makita niya yung pagbabago mo. Kasi once na ang taong ito ay hindi nakikita yung pagbabago mo, hahayaan ka niyan eh, hindi kanya itatrato ng precious, ano, hindi ka itatrato ng tao na to na mahalaga kasi lagi kang available sa kanya kung kailan niya gusto. Ayan, so bigyan mo din to ng time na deadmahin mo din, okay? Kumbaga, no, turuan mo din siya ng leksyon dito. Ito rin na feel ko kasi itong tao na to, masyado siyang dinededma ka. So, may naman, no, deadmahin mo din muna itong tao na to para nang sa ganun, ano, ma-realize niya dito na importante ka, okay? Kasi dito sa Eight of Air Reverse, bumitaw na to eh. Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong bumitaw na. Okay? Kumbaga, hindi kanya to pinapahalagahan. Ito lang yung nakikita ko. Nawawalan to ng romantic na nararamdaman sa'yo. Meron ditong dos. Meron din uno. Pwede yung mahalaga yung numero na to, 24. Ito lang yung nakikita ko. Malakas yung Gemini. Okay? Pwede meron kang person ng ganito or pwede rin ikaw ito na bumitaw ka na dito. Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong bumitaw na. Then, nakikitaan ko rin dito, no, yung iba sa inyo, nakikitaan ko dito na mas nakatuon to sa kanyang kapirahan eh. Kumbaga, mas priority niya dito yung pag-iimpok ng pera. Ito lang yung nakikita ko. Pero, meron ako nakikita dito, no, once na nakikita mo na yung iyong halaga at hindi ka nagbibigay ng oras pa noon, magtataka to eh, okay? Halimbawa, for example, no, ikaw yung message na message yung sinabi ko nga kanina, isang buwan na paulit-ulit ka nagme-message, nangungulit ka sa tao nito. Ngayon, baguhin mo yung style mo, no, mag-stop ka, okay? Kumbaga, tiis-tiisin mo muna yung sarili mo na pag-aralan mo yung sarili mo na huwag muna itong i-contact. Kumbaga, hayaan mo muna siya. Kumbaga, no, iisaksak mo muna sa isipan mo kung ayaw mo di huwag. Ganon. Okay? Para nang sa ganon, itong tao na ito, magtataka yan eh. Bakit hindi na to nagpapapansin? Magtataka na to. Baka mamaya meron ka ng iba or pwede rin sabihin baka mamaya meron ka ng pinupukuha ng atensyon. So, may naman, no, dun mo malalaman kung ang tao ay mahalaga ka, once na tiniis mo muna itong tao na ito, ito na yung nakikita ko.
So magpa-miss ka muna dito sa tao nito. Pero kung halimbawa hindi ka pa rin pinagpapansin nito, ito na yung signal na maybe kailangan mo na talagang pakawalan to. Okay? Kumbaga ano nangyayari naman itong mga pangyayari nito ay may dahilan. Kumbaga pinauunawa lang sa'yo na maybe kailangan may baguhin ka sa sarili mo or pwede rin sabihin, tinuturoan ka dito na makita yung halaga mo. Okay? Kasi nafe-feel ko maybe itong tao nito kaya na-encounter mo para magkaroon ka ng grow para sa sarili mo. Ito na yung nakita ko. Kasi nakikita ko dito may magme-mensahe pero meron ditong ayaw na nang simula. Okay? Kumbaga ano, tinapos na or pwede rin sabihin ayaw. Ayaw ng new beginning. Okay? Meron ditong ayaw ng new beginning. Ayaw ng panibago. Okay? Ito na yung nakikita ko. Pwede rin sabihin na stuck sa isang sitwasyon or pwede rin ikaw ayaw mo ng bago. Okay? Gusto mo pa rin tong tao neto. Kumbaga pinipigil mo yung sarili mo na humanap, nananatili ka pa rin dito sa tao na to. Ito lang yung nakikita ko. Pero ganun pa man, ano, kung gusto mo talaga tong tao na ito, ipagdasal mo. Pero once na halimbawa ay hindi pa rin ipinagkakalob ng Diyos, may dahilan si God. Maybe meron tong paraan kung bakit hindi to nagkocontact sa'yo or bakit hindi to nagme-message sa'yo. May dahilan si God kung bakit inilayo ka sa tao na ito. Ito lang yung nakikita ko. Kung wala itong nakikitang new beginning sa iyo, no, kasi nakikita ko dito walang pagkilos, wala pang bagong simula sa inyo. Pero ganun pa man, meron ditong mensahe sa iyo. Okay, meron kang marireceive na magandang balita doon sa iba. Pwedeng sabihin sa oportunidad ka swertihin or pwedeng sabihin sa trabaho, okay? Ito lang yung nakita ko, meron ditong balita, meron pag-alis or meron ditong travel ako nakikita. Ito lang yung nakikita ko. Kung dinededma ka ng tao mo, hindi ka pinagtutuunan ng pansin dito, dedmahin mo din muna itong tao nito at pagtuunan mong yung sarili mo, okay? Kasi once na nakikita mo na yung iyong halaga dito, dun na magsisisi itong tao na to eh, kasi pinakawalan ka nito. Patunayan mo sa tao nito na magtagumpay ka, okay? Ito lang yung nakikita ko. Kasi once na matagumpay ka, magsisisi ito balang araw. Ito lang yung nafe-feel ko. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Ayan. Kahit nasasaktan ka dito, no? Kasi hindi ka pinapansin ng person mo. Hayaan mo muna. Damhin mo na yung sakit, okay? Kasi once na dinama mo na lahat yan at natauhan ka, once na ito'y bumalik sa'yo, doon niya mararamdaman yung sakit na naranasan mo. Ito lang yung nafe-feel ko, no? Give me the message. Ano pa yung mensahe? Spiritual awakening. So, ginigising ka dito, no? Pinaiisip sa'yo realization. Lumabas yung realization. Ginigising ka dito, eh. Kasi tinuturuan ka dito na makita yung halaga mo, makita mo yung importante ka ba, okay? Hindi ka dapat tinatrato ng ganito, okay? Pinapaisip sa'yo dito yung mga pagkakamali mo na hindi ka dapat yung laging nagbibigay ng atensyon sa tao mo. Kumbaga, tinuturuan ka dito na bigyan ka din ng atensyon, okay? Hindi yung laging ikaw ay available para sa tao nito. Kasi sa sitwasyon mo, no, masakit para sa iyo na hindi ka binibigyan ng attention, hindi ka pinapansin, masakit 'yun sa side mo. So tinuturuan ka dito, no, ginigising ka dito na pinauunawa sa iyo na i-stop mo muna, okay? Turuan mo muna yung sarili mo, okay? Kasi once na ikaw yung habol na habol or chat na chat dito, umaasa ka pa rin sa tao na to. Pero dineded maka, masakit 'yan eh para sa iyo, okay? So, mainaman, no, bigyan mo muna ng espasyo tong tao nito. Hayaan mo siya. Kumbaga, baguhin mo yung strategy dito. Ito lang yung nakikita ko. Kasi itong strategy na gagawin mo ay may magandang benepisyo din sa'yo. Kasi may pag-unlad kang mangyayari sa'yo. At syempre, may paglago. Kasi mas nakikita mo na yung halaga mo. So, may benepisyo to sa'yo. Ayan, marirealize mo naman yan balang araw eh. Once na naka-moving on ka na dito. Ito lang yung nakikita ko, ano? Kasi meron ditong pag-leasing sa'yo. Ayan, tinare-realize sa'yo.
tama nga naman, di ba? Okay? Maiisip mo dito, ah, tama nga naman. Bakit nga baga ako habol ng habol? Dito, chat ng chat dito. Hindi naman ako binibigyan ng importante kasi ang damot niya dito sa Six of Hearts. Hindi kanya binibigyan ng oras. Hindi kanya pinapansin. Maybe sinisin ka pa nga ng tao na ito, tapos dead maka lang. Okay? So, ikaw, tuturuan mo yung sarili mo. Kumaga, binibigyan ka dito ng pang-unawa. Ayan. Give me the message. Ano pa yung mensahe? Gusto nitong kumawala. So, change. Diba? Lumabas ang change. Kasi dito sa death reverse, ayaw mo magbago eh. Kumbaga, nakatuon ka dito sa person mo. Mananatili ako. Siyempre, kumbaga, ano, nasasayang yung oras mo sa pag-iintay sa tao na to. Eh, kung yung oras na ito ay pinagtutuunan mo ng pansin para sa sarili mo, may paglago. Ayan. Pumasok yung change, okay? So, meron ditong transition. Kumbaga, minumungkay sa'yo. Kailangan na ng pagbabago, okay? Ito lang yung mensahe. Give me the message. Meron ditong grief, no second chance. So, nakikita ko dito, meron ditong ayaw na ng second chance. Or pwede rin sabihin, meron kang person dito na ayaw na sa'yo, okay? Ayaw niya na, okay? Kung ikaw man yung may atraso dito, no second chance na. Or pwede rin sabihin ikaw, pag natauhan ka na dito kasi may pagising sa'yo dito, may realization, no second chance. Kung sino man to, no? Ayaw na ng second chance. Self-esteem. So, nakikita ko dito, may mga insecurity or pwede rin sabihin na kasi meron dito nagdadamot ng oras sa'yo. Pwede rin sabi meron nang pumupukaw sa attention ng tao neto. So, ikaw dito pumapasok yung insecurity kasi yung person mo nagiging masaya na samantalang ikaw nakalugmok. Sobrang masakit to sa point mo, no? So, minumungkay din dito na ginigising ka dito, no? Ano mo yung sarili mo? Baguhin mo, okay? Nang sa ganun, no? Pag-aralan mo yung mga insecurities mo, kung ano yung mga wala sa'yo. Nang sa ganun, no? May pagbabagong maganap sa'yo dito. Ito lang yung nakikita ko. Give me the message. So, meron ditong ginusting. Yung iba sa inyo, ginusting, binaliwala. Kaya ikaw message na message dito, hindi ka pinapansin dito. Ginusting ka eh. Ito lang nakikita ko. Yung iba, ano, bigla na lang nawala. Hindi nagparamdam. Ayan, ito lang nakikita ko. So, ginigising ka dito, no? Makita mo yung halaga mo. Kung baga itong tao na ito, hayaan mo na siya. Kung hindi ka pinagtutuunan ng pansin, hayaan mo siya. Mag-focus ka sa pagbabago kasi may naghihintay sa'yo dito, okay? Ito lang yung nakikita ko. Ayan, thank you for watching and love and peace.